Totoo na napaka-emotional niya kasi siyempre pinakita talaga namin dito kung ano totoong buhay nung isa sa mga karakter dun sa mga sap sa Falling 44. Talagang pinanindigan namin kung ano yung totoo, kung ano yung dapat ipakita dun sa ano, sa buhay nila, kung ano yung dapat ikwento. Siyempre na-experience namin, sabi mo, hindi lang yung training. Katulad kagabi, mas nakaka-touch kasi dinalaw kami nung ano, nung kapatid ni Sir Gary Irana. Dinakapagkwentuhan siya. And then, almost every day, kasama namin yung lahat ng mga SAP. Kasi sila talaga yung mga ka-eksena namin. Kumbaga, habi nung nga, ginawa namin talagang makatotohanan yung bawat eksena. And then, sila lahat nag-demo kung ano yung mga totoong nangyari. And then, nakaka-touch kasi sabi mo nga, sa buhay ng tao, alam mo yung pag meron kang matututunan, every time na may makakausap ka, lalo-lalo na pag nalaman mo kung ano yung totoo bilang isang tunay na tao at yung kung ano yung napapaloob dun sa trabaho nila. Kwento to ng pamilya niya, kwento to ng girlfriend niya, kwento to ng mga kaibigan niya, kung ano yung pagkakakilala nila dun sa karakter. Nakaka-proud siya, kumbaga, lagi naman kami mga artista talaga sa Toylang, lagi kami nag-look forward na after ng soap opera namin or after ng movie. Basta kahit isang beses na isang taon, sana makagawa kami sa MLK. And then, ayun, siyempre sa birthday po ako na isa ako sa napili para gumanap doon kami ng EJ. And then, napakalaking kaligayahan din po para sa akin na nakasama ko dito sa Angel Boxing. Nakakatawa, na-surprise ako na napaka-humble niya bilang isang katrabaho. Saka yung dedication niya. Kumbaga ako ano yung pagkakakilala ko kay Angel sa loob at labas ng pelikula o ng telebisyon. Ganun siya yun. Nung nakilala ko siya, ganun na ganun siya. Napakabait at napakahabol niya. Una po, sabi ko nga, nung araw syempre, mataas ang pagtingin ko sa ating kapulisan. Honestly, namin ko, kung hindi, dahil sa nangyari to, ngayon po lang nalaman na meron palang tinatawag na SAP o Special Action Force. Meron silang kailangan ayusin na problema, na-accomplish nyo lang, tapos magpapa-interview. Sila yung mga ano eh, lagi nasa likod. Kasi for the security purpose, yun ang inaano nila na parang hindi sila umaharap sa media. Tapos nung nangyari nga ito, sabi ko, yung training na ginagawa nila, yung preparasyon, yung pag-aaral, hindi yung basta makatapos ka lang sa PNPA, tapos after that, magigisap ka na. Hindi, marami ka pang mga training na dapat kunin. May commandos, scout ranger, at maraming pang iba. Tapos sinatanong ko sila na parang, ano nga ninyo, anong dahilan kung bakit itong pinasok niyong trabaho? Wala. Sabi lang nila, yung dedikasyon, yung kagustuhan mo. Kagustuhan mo makatulong sa bansa mo, protektahan yung bansa mo, at para rin sa pamilya mo. Kahit na alam mo na yung kahit yung kinikita nila na hindi inap para tustusan yung pamilya nila, yung titiisin nila yung mahabang panahon na hindi makakasama yung pamilya nila. Sabi ko ako nga lang eh, mawalay lang ako ng ilang linggo sa pamilya ko. Parang ang bigat-bigat na. Sabi ko, what more yung tipong aalis kayo, pupunta kayo doon, alam mo yung haharapin nyo na baka sakaling hindi na kayo makabalik sa pamilya nyo. Kumbaga sabi ko, napakaraming mga katangian nila na todo ko talagang hinangaan. Bukod dun sa ano, sabi ko nga, hindi dahil gusto lang nila umawak ng baril, kundi alam mo yung, alam nila yung gusto nilang pasukin, alam nila yung pinapasok nila, alam nila yung pinanindigan nila, at kung ano yung prinsipyo nila sa buhay nila.